di na malaman ng mga pinaniniwala ang pro-China kung ano ang kailang gagawin dito ho sa desisyon ng ating pamahalaan under President Marcos Jr. sa pinalakas na balikatan exercise na ginagawa sa kasalukuyan dito sa Luzon at West Philippine Sea ng Philippine Military, PNP at Philippine Coast Guard. Siyempre, ang pwersa ng Estados Unidos. Lalo na ngayon na hindi lang by land, pati by sea at air ay ginagawa na po ang balikatan. Especially dyan po sa West Philippine Sea, sa karagatan, na aktwal na nag-ooperate ang mga barko ng Philippine Navy, Coast Guard at mga barko ng Estados Unidos at sasakyang panghimpapawid. Dito, iritang-irita yung mga pro-China na hindi nila maipaliwanag at makumbinsi ang taong bayan na tutulan ito. Dahil majority ng mga Pilipino, pabor sa ginagawa ng Pangulong Marcos na ipakita ang paninindigan at pwersa laban dyan po sa China. Pero ito naman hong balikatan, wala naman hong sigurong kaugnayan ito dyan sa ginagawa ng China. Guilty lang ang China na akala nila ay sila ay inaaway na. Ito pong balikatan ay nakapaloob sa Enhanced Defense Cooperation Agreement. Every year ginagawa, mas marami lang ngayon dahil kulang-kulang 17,000. Pangalawa, mas marami rin pong bansa ngayon ang gusto sumali. Katunayan, 16 o 14 countries ang observer dyan po sa balikatan exercise. Kaya ko na sabing hirap ipaliwanag at idepensa ito ng mga pro-China, identify sa mga grupo ng Kibuloy, Alvarez at Duterte camp ang nasa likod nito. Pati na yung kanilang mga vlogger, hirap na hirap idepensa yan or gibain yung ginagawa ng ating gobyerno. Kaya ang kanilang ginagawa, katulad ng aking nabanggit sa ibang mga video na, pananakot na lang, tinatakot ang mga Pilipino, makikipaggera daw tayo. Tinatakot ang mga Pilipino, nagigirahin daw tayo ng China. Yan ang kanilang ginagawa. Kasi nga, hindi nila ma-justify na tama yung kailang ginagawa para sa kailang pagtatanggol sa mga China o sa China. Okay, sa West Philippine Sea issue. Kaya pananakot na lang. At hindi naman humatatakot ng Pilipino dahil katulad ng sinabi ko na rin, majority ng Pilipino pabor na ilaban natin ito. Kakaunti naman yung anti-Marcos o anti-West Philippine Sea. Nakakapagtaka nga lang, may mga abogado na kakampi nila pero hindi rin nahumatibay ang mga argumento. Diba? So tama lang, panindigan po natin ito. At hindi naman ho talaga makikipaggera yung China sa tindi ng problema sa kailang ekonomiya ngayon. Matindi ang problema sa ekonomiya sa China. Matindi ang mga flooding o dala ng hagupit ng kalikasan sa kanila. Kaya maraming negosyo ang wala na. Marami nang magugutom sa kanila. Yung 1.3 billion ng mga mamamayan. Pag hindi naayos ang ekonomiya niya, magpo-pull out, aalis talaga sila sa China. At yan ay nag-aalis na nga po sa ngayon. Pati mga negosyante ro dahil ayaw nila yung kasalukuyang sistema. Kaya dinadaan na lang nila sa pananakot. Siguro utos ng China yon. Siguro yan ang sinasabi ng China na gumagamit sa mga Pilipinong pro-China na may pagkataksil sa Pilipinas na yan ang sabihin. Takutin ng mga Pilipino. Pero sa kabila ng kanilang pananakot, hindi naman po natinag ang pamahalaan at ang taong bayan. Pinaniniwalaan at pinanindigan pa rin, tama ang ating pakikipag-alyado sa malaking mga bansa, tama ang balikatan exercise, at tama rin po ang paninindigan dyan po sa isyu ng West Philippine Sea. Any comment, reaction? Malaya po kayo. Okay? Samantala, nako ito talaga, oh, hindi ko alam kung bakit sila hindi makamove on. Ano, bakit kaya madalas eh, hindi naman ako nanonood sa kanila, pero dami na po forward sa akin. Ako daw ilaging topic ng mga Kibuloy Duterte vlogger. Lagi daw ako topic ng mga taong yan. Kung ano na sinasabi sa akin, eh, sabi ko, okay lang, wala naman naniniwala sa kanila. Sila lang naman nagbubulahan dyan. Diba? Hindi sila makamove on. Ay ako, sinasabi nila ako ang hindi makamove on. Eh, grabe. Bet naman ako ang umalis sa inyo eh. Kayo, iniwan ko kayo. Bet ako hindi makakamove on. Kung tinanggal ako dyan, eh baka ako yung nasaktan. Eh, hindi naman eh. Masayang masaya ako na umalis dyan 2 years ago. Diba?
Eh, kaya ho lagi nila akong pinag-uusapan. Ah, kumuha pa sila ng mga vlogger para ako itirahin araw-araw. Kasi wala na akong content yung kanilang mga vlogger. Wala na silang ibang topic. Kaya pati ako at yung aking mga topic, style ng pagbablog, abay pinakikialaman na nila. O hindi, pinasisikat nyo ako. Wala namang, ang naniniwala naman sa inyong mga batikos na yan, kayo-kayo rin. Lagi kayo nakatingin sa utang na loob. Tapos na ang utang na loob. Ah, pag natapos, pag nawala na yung, pag ikaw ay nag-resign, tapos na yung employer-employees relationship. Di ata kayo nakakaintindi ng batas eh. Ang alam nyo, paninira lang. O, diyan kayo. Diyan kayo eksperto eh. Pero pinagtatawa na lang kayo. Ha? Ang tanong, hindi naman ako politiko. Di ba? Wala naman akong pakialam sa gobyerno. Tumutulong lang ako bilang tao, bilang Pilipino, at nagmamalasakit sa ating bansa. Eh, ba't lagi na ako ang yung topic? Bakit nyo ako laging binabanatan? O, bakit nyo ako sinisiraan? Hindi naman ako politiko na nangangailangan ng suporta ng taong bayan para makilala at ano. Wala. Wala. Sakripisyo ito. Voluntary ito. Pero, yung ginagawa nyo kung halos every other day, meron niyang magkapatid na vlogger na inaaraw-araw ako. Ewan ko kung anong interes sa akin. Baka nababakla kayo sa akin. Tama ba yung sinabi ni Cap Ninyo ba yun? Ninyo Barsaga? Bakla daw kayo? Hindi ko alam yun. Kaya ako nagtatanong. Ha? Totoo bang mga bakla kayo? Kaya kayo nababakla sa akin? Abay, wala kayong ginawa. Kung hindi ako banatan eh. Eh wala namang mawawala sa akin. Diba? Dahil hindi, wala naman ako sa gobyerno. Ah, nandiyan ako sa gobyerno, talit lang ako dyan. Wala man akong posisyon sa pamahalaan, ano mawawala sa akin? Diba? Wala. Ay, pero lagi niyo akong pinag-uusapan, ah, diba? Kaya nabanggit ko tuloy, biro'y totoo, baka nababakla kayo. Kasi sabi ni Cap Ninyo, bakla daw kayo eh. Hindi ako may sabi niya. Sabi lang nung inyong kaibigan, dati niyong kasamahan niya. Kaya ngayon racket niyo, bukong-buko sa kanya eh. Ini-expose niya araw-araw halos ang inyong mga kalokohan ng araw. Pera-pera ang galaw, o, di ba? Yung mga bumabatikos sa inyo ng mga personal at iba mga bagay, hindi kayo makasagot. Ako yung nananahimik, ako yung ginagawa niyong topic. Eh, kasi nga, wala na kayong magawa. Pangalawa, siguro utos sa inyo. Baka may kapalit yan. Alam ko na yan. Baka inutusan kayo ng inyong principal na ako ibanatan. Ay, wala namang mawawala sa akin. At akala ba nyo yung inyong mga ginagawang yan? Mapipigilan nyo yung aking content? Mapipigilan nyo aking ginagawa? Hindi. Dahil may mga batas na dapat panagutan. Yung amo nyo, wanted sa mga kaso. Yung amo nyo, pinaghahanap. Yung amo ninyo, may kasong sexual abuse. Ah, hindi ko sinabing guilty, may kaso pa lang. Hindi pa naman guilty yan. Hindi nga ho humarap eh. Diba? O yan, ang amo nyo. Diba? Siguro utos sa inyo yan. Ewan ko kung anong kapalit. Baka binigay sa inyo yung kanyang private jet para kayo ay bumanat ng bumanat sa akin. Ay wala naman kayo makukuha sa akin. Diba? Huwag lang nyo akong pasikatin dahil hindi ako politikong tao. Ah, marami yan nagsasabi sa akin. Ako doon pumasok sa politika, tutulungan nila. Pero hindi po ako politiko eh. Ah, masaya ako sa ginagawa ko dahil naninindigan ako para sa tama. Naninindigan ako para sa gobyerno. Naninindigan ako para sa mga taong inaapi. Ah, yung mga biktima ng injustice, mga biktima ng kahinaan, na pagsamantalahan, kawalan ng koneksyon, kawalan ng pera, kawalan ng maraming bagay, yan ho yung kawawa. Yan ang ating dapat tulungan. Di ba? Yan lang po yun. Di ba? Sige. Ah, pati sa mga baser. Ah, alam ko naman hanap buhay lang nyo yan eh. Di ba? Tatawa lang sa inyo. Wala kayong makukuha sa akin at hindi ako maaapektuhan ng inyong mga pinaggagawa. Tinatanong ko lang bakit ako inyong nagiging content. Baka wala na kayong makuhang content, magawa kayong, wala na kayong magawang balita, o pangalawa, baka yan ang utos sa inyo. Eh kung ano mga kapalit niyan, kayo na nagkakaintindihan niyan.